Dear Heavenly Father, we thank you for gathering us all today in this important endeavor. We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we honor one another by keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. Bless everyone present today, that each may be able to share his or her contributions and gifts. Grant good health and safety to loved ones left outside this room, and bestow peace and goodwill to all of us. We ask for your wisdom and grace to use our talents for the betterment of others. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Hey, a box of old videotapes. Hey, Lise, think you're well adjusted? I've got something to show you. Even when I'm told no, I don't take that for an answer. I'm focused on my goals, 'cause that's what really matters. I'm on an uphill slope, taking it real slow. The journey comes with setbacks. Sometimes I wanna quit the show. I'm told that I should step back, but here's something that they should know. I won't back down, and I'll stand my ground. Ngayong Hunyo ay ipinagdiriwang natin ang buwan ng kalayaan. Napakahalaga at makabuluhan itong selebrasyon na ito para sa ating mga Pilipino. I join the entire Filipino nation in celebrating
the 123rd anniversary of the proclamation of the Philippine independence. The challenges of the past years have tested our character as a nation. Each of us have been called upon to be heroes in our own right, in fighting for our survival and devoting ourselves to the common good, just as our heroes did more than a century ago. With their noble example inspiring us, we look forward to a brighter future, filled with hope that we will overcome the challenges brought by this pandemic. May the patriotic fervor continue to burn in our hearts. Mabuhay ang malayang Pilipinas. I'm on the rise, driving for their eyes, limit with the sky, I'm ready to take flight, someday they'll see, I'll be exactly where I want to be, living all my dreams, right before their eyes, I'm on the rise. Ngayong taon, ipinagdiriwang natin ang ating kalayaan sa harap ng pandemya. May irony ito. Pinagninilayan natin ang konseptong ito at ginugunita ang lahat na dinaanan ng ating lahi para makamit ito, habang pwersadong manatili sa ating mga tahanan upang pangalagaan ang ating kalusugan. Pagkakataon siguro itong balikan ang tunay na diwa ng kalayaan. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Kalayaan ba itong gawin ang kahit na anong gusto? Kalayaan ba itong maging makasarili? O may iba bang antas ng pag-unawa sa kalayaan? Sa mga nakikita natin sa mundo ngayon, sa harap ng pandemya, ng mga banta sa karapatan at kalayaan, sa pag-alab ng mga damdamin laban sa paniniil at pagbabaliwala sa dignidad ng individual o lahi, siguro nagiging malinaw na rin sa mas nakakarami. Magkakarugtong ang kalayaan ng lahat. Walang kalayaan ng isa kung walang kalayaan ng lahat. Dahil ang sistemang sisiguro nito ay gagana lamang kung lahat ay ituturing ng patas at makatao. Patas ang dignidad, patas ang karapatan, pare-parehong may kalayaan. Sa makatuwid, tumatawid sa sarili ang diwa ng kalayaan. Laging papalabas ang kilos nito. Ang tunay na kalayaan ay kalayaan para sa kapwa. At sa mga pagkakataong may banta sa kalayaan ng isa, kailangang lahat tayo pumalag dahil ang tunay na binabantaan ay ang kalayaan ng lahat. Ito nga siguro ang mensahe ko ngayong araw ng kalayaan sa panahon ng pandemya. Kung gusto natin ang pansariling kalayaan mula sa sakit at panganib, kailangang siguruhin ito para sa lahat. Dahil kung hindi, magkakahawaan lang tayo. Kung gusto natin ang pansariling kalayaan para umunlad o umangat sa buhay, kailangan gawing patas ang buong sistema dahil dumadaloy ang enerhiyang ekonomiko sa lahat. Mula sa daily wage earner na empleyado hanggang sa nagbebenta ng gulay sa kanto hanggang sa pinakamalalaking negosyo, mula laylayan hanggang sentro. Kung gusto natin ang pansariling kalayaan para maghayag ng saloobin, kailangan ding siguruhin ito para sa lahat. Dahil ang mga istrukturang panlipunang maaaring sumiil sa kalayaan ng iba ay maaari ring ituon para si Ilinka. Sa tingin ko, ito mismo ang naghimok sa mga bayani nating ipaglaban ng kalayaan noong panahong kolonya tayo ng mga Kastila. Alalahanin natin na ang mga kaisipang naglunsad ng rebolusyon ay nagbukal sa mga kaisipan ng Enlightenment, patas na karapatan, dignidad, at kalayaan ng individual na maabot ang kanilang adhikain. Patuloy sana nating pagsikapang isadiwa ang mga kaisipang ito. Sa susunod na taon, marahil mas malaya na tayo makakapagtipon para ipagdiwang ang araw ng kalayaan.
Marahil muli, matitingala na natin ang bandila habang katabi ang isa't isa. Umaasa ako na sa panahong iyon ay hindi mababaon sa limot ang mga aral ng pandemyang ito, na hindi tayo babalik lamang sa nakasanayan, na hindi back to normal ang magiging pundasyon ng ating pamumuhay. Bagkos, susulong tayo sa isang bagong mundo ng buong loob at bukas palad na tumutugon sa panawagan ng kalayaan, karapatan at dignidad para sa lahat. Haharap tayo sa bagong bukas nang kinikilala ang malalim at di maisasantabing pagkakabigkis natin bilang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan sa lahat. Mabuhay ang duya ng magigiting. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. To our Filipino friends, partners, and allies, maligayang araw ng kalayaan. Our nations share a profound bond rooted in the values of freedom and democracy. The United States remains committed to our special friendship with the Philippines as partners in prosperity for the years to come. I wish everyone a wonderful celebration. Maraming salamat. As my story unfolds, all the more I take control. Looking back, I've grown. I'm ready for whatever life shows. No, I won't back down. And I'll stand my ground, 'cause I'm on the rise. Right before their eyes, no limit but the sky. I'm ready to take flight. Someday they'll see.
susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.